fortunate. And guys, good evening everybody. Di pa nakauwi yung mister ko guys. Siya nga pala guys, nakauwi na siya kahapon. Kahapon ay nakauwi na siya. Ano, nag-outbase na naman sila guys. Doon sila sa probinsya nagde-deliver ng mga item doon sa mga mall sa probinsya. Kauwi na siya guys. Yeah. Kami lang muna dito yung papi ko. Yeah. Malumating yung mister ko guys. Yung anak ko ay nandoon sa labas naglaro ng computer. Doon siya sa kanyang opisina. Palagi lang yan nang doon sa opisina niyang walang sildo. Opisina niyang walang sildo. Baka mag-sildo niyan sa opisina niya. Dahil walang sildo, walang opisina. Computeran ba? Computer shop. Doon yan siya. Pag wala siya magawa, pupunta siya doon sa ano. Sa computer shop. Maglalaro ng TikTok. Yatay ako ng aking mister dahil hindi pa akong kumakain ng hapunan. Dito na naman tayo kumain dito. Maging baboy na talaga tayo dito pag mali tayo ng kain, guys. Parang mag-wait. Ano, mag-gigin yung timbang natin pag maliit yung kain natin. Napapagod ako sa aking paglalaban ng mga damit. Naglalaba kasi ako ngayon ng mga damit namin at natapos ko ng paglalaban. Pushinghan lang yung gamit natin dahil wala tayong washing machine guys. Walang washing machine dito. Pushinghan lang yung gamit. Isang baril ng labahan. Kaya nyo ba yun? Kaya nyo ba yun na maglaba ng isang baril ng labahan? At matatapos kayo ng hapon? Sinong hindi matatapos ng hapon guys na pag, ano, pag wala lang kung hindi na ako magkusot, meron pang mga kusutin. Magtapos ko ng first batch ng kusutin ko ay magsusok naman ako ng second batch ng labahan ko. First 5 batch kasi yung labahan natin kasi dahil pag ano, pag mag labahan ko ng madami yung planggana natin na hindi hindi siya makasya kaya dinidivide ko yung mga labahan na labahan ko. Laba-laba tayo guys. Kahit mahirap ang buhay, tuloy pa rin ang buhay. Wala tayong TV dahil yung TV namin ay nasira. Hindi tayo makapanood ng TV dito. Mag-relax-relax na naman ako dito pagkatapos nito guys. Kasi hindi pa dumating yung mister ko ba? Gutom na yung bitok ko sa kapagod ng laba. Ngayon tinitiis ko lang yung gutom ko para minsan ay paggutom na talaga ako guys. Kakain na lang ako. Hindi ko na yung hintayin yung mister ko pag gutom na ako kasi dalawa na kaming mapasmo rito. Mapapasmo na yung labandira niya. Papapasmo ba yung trabahador niya? Wala nang bumubuhay sa atin dito pag dalawa na ang mapapasmo. Yan. Kaya una ako sa kanya ng kain. Baka hindi mapapasmo. Iba talaga pag mapasmo na yung utak natin, guys.
ano mag magyayaw-yaw na tayo dito para tayo mabaliw. Mababaliw na yung utak natin pag hindi tayo kumakain ng this oras. Pag malipasan ka ng gutom ay patay yung tinain natin dito. Ano yan ba yung tinay, guys? Pituka ba? Pituka sa ating tiyan. Ay, yung tinay. Tinay kasi dito, guys. Bisaya ng bituka dito, eh. Tinay. Yan. Next video ko ay ano, ipaparinig ko sa inyo yung kakaibang lingwahe namin dito, guys. May natutunan akong kakaibang lingwahe na hindi nyo pa narinig sa ibang tao, kundi sa akin lang. Ito, isa itong napakalalim na Bisaya na hindi maintindihan ng Bisaya, guys. Hindi maintindihan ng Bisaya kasi napakalalim ng Bisaya na ano natin i-vlog sa sunod na video natin, guys. Paparinig ko sa inyo yan. Kung maintindihan nyo, ay naku, daig nyo pa si Presidente. Pag maintindihan yung lingwahe na ito. Alright, guys. Minsan lang tayo magbablog kasi wala tayong load, guys. Minsan walang load, walang wifi. Pipi lang yung meron sa atin. Pipi. Pamaypay. Dahil ano? Walang load. Kati ng kigul ko. Kati ng kigul. Tadam! Tudut! Prututut! Ah, relax-relax muna ako dito, guys, kasi napagod talaga ako sa aking paglalaba, guys. Madami-dami yung nalabahan ko. Isang tray na labahan. Para bukas ay relax-relax na naman ako. Kaya ako naglalaba ngayon para bukas ay mag-relax-relax na naman ako. Tuturo pa naman ako ng module ng aking anak. Alam nyo ba, guys, yung alaga kong tuta ay ano, galing yan siya sa sakit. Nagkasakit yung tuta namin, nagkasakit siya, guys, nagtatai at saka nagsuka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya dahil matamlay siya, nagsuka at nagtatai. Suka at nagtatai. Kaya yun, binigyan kami ng gamot sa kapitbahay namin ba na charcoal powder. Yung tinatry ko sa kanya, yung charcoal powder, guys. Gano'n yung ang result niya ay tumatalab naman siya, guys, pero hindi talaga siya ano, hindi siya makapapagaling talaga ng kapag ano sa kanya, makapapagsigla ng ano, makapapabalik sa kanyang tatay ba. Ngayong ginagawa ko, guys, minaglaga ko siya ng ano, yung pinapakain ko sa niya ay naglaga ko ng atay ng manok, yung nila, yun ang nilalaga ko sa kanya, atay ng manok, at saka nilagyan ko ng malunggay. At yung gamot naman sa kanya ay nagsesearch ako dito sa my page, kasi dito sa Facebook ba, nagsesearch ako, guys. Tapos yun, nakita ko yung gamot sa pagtatai at suka, yung ganun suka, pagpatamlay, at saka
marami pang iba, guys. No. Simple lang yung remedy na gamot para sa aso na matamlay, suka, constipation. No lang yun, guys. Tatlong ulo ng luya. Pwede rin yun ilaga yung luya at lagyan ng sukar, brown sugar, yun lang yun, guys. Brown sugar at nilaga na luya. Kung di naman ay dinikdik na luya, tatlong ulo ng luya. Dinikdikin nyo yun, guys. Dinikdik ko yun at nilagyan ng brown sugar, half tablespoon ng sugar at 2 tablespoon ng tubig. Yun, hinahalo-halo ko yun. Pinagbabad ko pa yun ng luya sa brown sugar ba? Pinagbabad ko sa brown sugar yung luya. At mga ilang minuto ay yun, sinisiringi ko yung gamot na yun at pinapainom ko sa aso namin. First kong pinagamot sa kanya, guys. Dinagsiringi ko sa kanyang bibig. Akala ko okay lang yun sa kanya, guys. Pangalawa na yung inom niya, hindi na siya umiinom. Kasi parang maanghang sa kanya yung gamot. Tumatahol siya sa akin dahil ayaw niyang uminom. Pinatahulan niya ako. Ayaw niyang uminom. Pinaglaro-laruan ko na lang siya. Pinaglalaruan ko siya ba? Para maano ko. Mapailin ko na siya ng gamot. Pero sawa ng Diyos, guys. Gumaling na siya, guys. Yung masagana siya na kumain ng mga kakainin niya. Sagana na siyang kumain at hindi na siya tatai. Back to normal na yung life niya. At ito na siya ngayon, guys. Tada! Yan na siya, guys. Oh, yan. Ayan, ito na yung puppy namin. Tada! Yan. Yung nagkasakit dyan siya, guys. Hindi yan siya dito sa bahay. Doon siya sa ano. Doon ko siya nilagay sa may labahan ba. Nagawan ko siya ng bahay-bahayan para may ano siya. Dahil may... Kasi nagkasakit kasi siya, guys. Kaya doon ko siya nilagay. Kaya binibisita ko naman siya para mapatingan ko sa kanya na gilang ba siya doon at gilang ba siya doon, guys. Yun, nag-worry talaga ako sa kanya, guys. Akala ko ay mawala na yung puppy namin. Yun na nga, guys. Pinagawan ko ng paraan para bumalik na yung gana niya sa pagkain at wala na yung dinadamdam niya, masakit na dinadamdam niya sa sarili niya. Kaya ngayon ay okay na siya, guys. Bumalik na yung sa gana sa kain kahit walang pangbit. Hindi ko siya pinagbit. Hindi ko siya pina-check up sa vet or pinagbili ng mga gamot na anong mga gamot dyan. Ano lang yun, home remedy lang yung ginagawa ko. Kaya salamat ako sa Diyos na maling na yung aso namin. Yan na siya, guys. Babae pa naman ito at babae, pero yung pangalan niya ay panlalaki. Si Ranbo. Yan, ito yung si Ranbo.
Love na love po yung Rambo namin kahit may ano katikatigan sa katawan niya. Itikati-kati ito guys. Nagano ko ito binag. Pinabibi ko ito guys, pinabibi. Guys, yun na yung ating home remedy sa pag ano ng aso ba para gumaling na yung pakiramdam ng aso. Ano-ano na lang yung pumunta sa utak mo na gamot para lang na gumagaling siya ba, gumaling siya sa kanyang sakit. Niya. Tumalab naman yung tumatalab naman yung home remedy na gamot na dinikdik na luyag guys. Ano, 2 times ko yun ginagawa. 2 times ko yun ginagawa sa kanya. Yun na nga kinauki na siya guys. Umalik na naman yung kati-kati niya sa katawan guys. Naliguan ko kasi siya ng ano na pinakuluan na bayabas ba, dahon ng bayabas na pinakuluan. Yan yung pinapaligo ko sa kanya. Nawala naman yung kati-kati at ngayon naman ay bumabalik na naman yung bumalik naman yung kati-kati niya sa katawan. Sugat-sugat na yung katawan sa kakamot. Yan. Right guys. Di pa talaga lumating yung mister ko guys. Kain na lang. Uuna na lang akong kakain para di tayo mabubuang dito. Galing pa naman tayo sa paglalaba. Di pa nakakain. Iyabag na talaga yung utak natin dito para para nang mababaliw yung utak. Right guys, di na natin hantayin yung mister ko guys. Yan, we'll be back, stay tuned. Lower back. So guys, yan, ayan, kita nyo ba yung nasa mukha ko guys, ito ba milasma yan guys, milasma, hindi na talaga ito makukuha. Ano talagang ano kayang gamot dito guys, milasma, para tayong bitilafia dito, meron tayong ganito bitilafia, bistak bistak na bitilafia. Para na tayong bitilafia. Alas, sino yan? From America, we're back! So, guys, nababa na ang ating video, guys. Kurog-kurog na yung kamay ko. Yan, napapagod kasi yan kasi pagkatapos ko ng maglaba, guys, ay ninilisan ko yung doon sa may kanal namin ba dahil nagbabaha. Umuulan kasi dito, umuulan, tapos bumabaha ang lalim naman ng baha at ano, nagbili ng putik, nag-iwan ng putik yung baha, kaya nililisan namin doon kasi hindi kami makadaan. Kaya makadaan doon dahil maputik. Kaya nililisan ko pagkatapos ko na maglaba. Kaya yung kamay ko ay nagkukurog-kurog na yung kamay ko sa... Stress na yung kamay ko. Kaya nagkurog-kurog. Kaya saan naman yung si Master.
Right guys, hindi pa na uwi si Mr. Cupido. Yung mga miming namin nandyan, miming dalawa yung miming namin na puti. Ayan, sila dalawa yan. Mag-ina, mag-ina na pusa. Hello, we're back. So guys, dito na magtatapos ang ating video. Don't forget to subscribe our channel, like and share. Click the bell to ring the bell. Bye.